talaga obvious naman, ano, pero close na talaga kayo. Ay, opo, tingnan nyo naman po. Epo. We're very close. Ano ba yun? Close off eh! Oh my gosh, oo. Opo, okay. Opo. Apat na taon na rin po kami nagpa-plastika. Talaga ba? Joke lang po. Pero gaano katindi yung ano, bond niyo? Bond. Paano niyo napatunayan? Mighty bond. Ay, ano ba? Very mighty. Paano ba? Ano po? Siguro po ngayon po magkakasama na kami sa isang bahay po. Feeling ko po mas nagiging close po kami. Kasi may time po na parang nag-usap kami sa gabi eh. Parang nag-usap kami ng mga ano. Parang kamusta na ba yung ano, ganyan, mga nangyayari sa amin. Ganyan. Minsan binabalikan po namin yung mga training days po namin. Ganyan, nag-uusap-usap po kami. Yun po. Naglalabas din po kami ng sama ng loob minsan. Parang may time na kailangan namin mag-usap-usap. Meron po kami yung mag-holding hands kami for 10 minutes para po mag-usap-usap talaga. Ganyan po. Oh my gosh. Si Sejun din po kagabi, naglabas din po siya ng sama ng chan. Sama ng chan. Ito, bulito mo yan, Jimpy. Okay. Okay. Ano sa manang chan? Sa manang loob din po. Ay, okay. Nasa loob nga naman. Oh gosh. Ayan. Pasensya pero... na po ka namin nagsasabi namin. Ako din. Buti nga po umabot po eh. Parang, diba? Pati hindi na anaking kinlame nila ha. Pati sila daw yung grab driver. May ilang comments na ako po yung grab driver. Ganun nila kamahalang SD19. At ikaw, akala mo ba spared ka sa comments? Bakit? Madami sa sa'yong naiinggit dahil ay, ano ba yan? Sa tatiniket. Sa atin? No? Oo, ako malayo. Ako medyo may social distance. Social distance? Ikaw ang malapit talaga eh. Ganun talaga diba? Pag nagpala ka. Pinagpala? O, diba? Pinagpala. Pero wait, ano yung mas ano sa inyo, parang unforgettable, yung makakuha ng sobrang millions of views, yung mga music videos nyo, or yung magkaroon kayo ng award, ano yung memorable sa inyo na unforgettable milestone? Sana po yung pag-million na pera po eh. Say for what ka talaga. Darating tayo dyan. Pinaka-unforgettable. Oo, or yung, ano yung sa inyo na na-feel nyo talaga, yung achievement na gustong-gusto ninyo. Pinaka-unforgettable po para sa akin, concert. Yung... Hindi. Yung sa tanong nyo, basa doon sa tanong nyo, wala po doon yung sagot. Yung ano po, yung nag-release yung debut single po namin, nung unang-una nilabas yun. Oh. Kasi po, wala naman, nung una po, hindi naman po namin inisip na maging millions yung views, ganyan-ganyan. Pero po yung may labas po namin, yung kanta namin na pinaghirapan po talaga namin ng ilang taon, sobrang naiyak po kami doon. Actually, ako naiyak po ako doon. Nung unang-una, yung na-post na sa Spotify yung kanta namin na, uy, nandito na, artist na tayo. Let's go. Simula na. Parang ganun po. Tapos tuloy-tuloy na po, thankful po kami sa 18 kasi talaga naman po sinuportahan nila yung grupo namin. Tapos padami pa sila ng padami. At saka nakakatawa kasi talagang naiaangat natin yung Filipino music, no? At saka very inspirational kasi yung lyrics ng songs ninyo. Diba? At saka, nakikitaan, aware ba kayo na halimbawa kahit na hindi mga Filipino, parang nakatutuwa sila, na-appreciate po nila yung songs ng Filipino music. Nakikita po namin po sa YouTube, may mga international din po na nagre-react. And nakakatuwa po kasi kahit, hindi po nila naiintindihan, parang pinapanood po nila. Tapos parang sa comment section lang po sila bumabase. Parang kinakausap din po sila ng 18 na parang... Nag-translate. Oo, may nag-translate po. Meron gano'n na po. Sa vlogs po namin may mga nag-translate. Opo, meron po. Parang asipag po nila. Kahit anong videos po yung ilabas namin, meron pong nag-translate. Parang, po. Sobrang... Feeling ko ngayon meron nag-translate. Feeling opo, actually. Opo. Talaga? Opo, kasi parang nakikipag-friends na po sila, nakabuo na sila ng community, ng friendship, kahit yung mga taga-ibang bansa po. Ang galing! Tapos they ask for eh, may something na pinagtawanan po tayo. And syempre, mag-curious yung mga hindi nakakaintindi. Parang ganun, they will translate po automatically na, ay, ito yung pinag-usapan nila. Para po parang, ma-feel din nila na hindi sila... Belong sila. Ayun ay isa sa magandang ala na 18 kasi syempre instead of parang may mga faction na ganyan parang ano kayo as one yung mga fans niyo talaga kaya po talaga 18 kasi po lahat po at atin po kasi pag spell di ba so atin lahat po atin achievement everything ko naman yan pero nakakatuwa yung mga ganyan ninyong ano ah talagang very ano siya inclusive that's how you share your success sa kanila din yes. Sila rin po kasi yung talaga yung dahilan, kaya deserve din po nila. Ano yung inspiration nyo behind dun sa nasulat ninyong song? Ano po dun? Yung go up ba? Go up? Sarili po namin. Yes, po. Yung mga experiences sa buhay. Experiences sa buhay. And actually, nung i-release po namin yung go up, nandun po kami sa verge ng giving up.
So parang sabi namin, pag hindi nag-work to, tigil na natin to. 4 years na tayo. Tagal na natin nagte-training, wala kaming kumbaga kinalimutan namin yung responsibility sa family. Sa lahat. Pinursyo namin to, walang time sa friends, family, everything. Tapos sabi namin, tagal na nito, ang hirap mamuhay sa Philippines nang walang kinikita. So sabi namin, pag hindi nag-work, stop na kami. Pero fortunately, ayun, nag-work. Oh, ang ganda. Ilang years yung inantay nyo bago yung talagang naramdaman nyo na ito na? Ayun, siguro, kasi one. From our debut po, pero yung training po kasi, almost four years po. So ganun po yung parang inantay din namin kasi syempre hindi naman po concrete yung mga plans noong una, ganun pa iba-iba rin po. Then after debut po, almost 1 year din po bago natupad yung mga plans. Ang galing! O tama naman, diba, why give up when you can go up? Oh. Ay! Hindi lalabanan mo, mga quotable po. Ang ganda nung story nyo doon na parang, diba, kasi nandun na kayo sa Verge, tapos biglang yun ang single nyo na diba? Mag-take off talaga. Stay cool. Tsaka nakaka-proud talaga yung mga kanta nila. In fairness, ang ganda talaga. Salamat po. Thank you. Salamat.